Yung Morion, yun yung ginagamit dito pag mahal na araw. May mga panalangin sila na natutupad. Halimbawa, gumagaling yung kanilang karamdaman, yung mga sakit nila. Yung iba ay sinuswerte. Nagkakaroon sila ng mga magandang trabaho. Hanggang sa ika na matay na ng iba, sila hanggang ngayon nagsusuot pa rin sila ng Morion. Sinasabing ang Morion ay nagsimula lang sa isang tao na sakristan mayor na si Tatang Bentong. Ito ay pinagsusuot ng maskara ng pari at pinaglilibot sa bayan bilang sakrafisyo. Tinulad siya sa mukha ng mga sundalong Romano na nilagyan naman ng makikinang na bulaklak sa turbante nito. Ayon sa mga kwento na matatanda, dinagdagan ito ng anim na Morion na siyang gaganap sa krusipiksyon ng ating Panginoong Kristo sa loob ng simbahan at doon sila ay magtatanod sa looban ng 3 oras, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Hindi ko din alam ang dahilan kung bakit walang mga kaparal ito sa bukod na lugar. Maliban sa Mindoro, yun ang alam ko sa Quezon, na yung mga taga Marinduque din ang may dala doon. Pero doon sa originality, ay narito pa rin yung kanyang trabaho, narito pa rin yung pinagmulan. At nananatili siyang tradisyon. Ako po si Buddy Liwanagan, taga rito po sa Mataas sa Bayan, Mogpog Marinduque. 58 years old na po ako ngayon. Gumagawa po ako ng santo at mga Morion. Ay, magaling ang kanyang kamay talaga. Magaling ang kanyang isip, ang imahinasyon kung paano siya gumawa nun. Talagang biyaya ng Panginoon Diyos ang binigay sa kanya pagdating ng pag-ukit ng mga Morion. Meron po akong mga kaibigan na katulad po yung mga teacher sa pinapasukan kong high school. Sila pong nagsasabi na maganda naman po daw yung mga ginagawa ko. Sila ang nagabigay sa akin ng mga customer na gusto mong paggawa. Si Erap noon ang paggawa sa akin. Pero matagal na siya. Matagal. Yung nung panahon pa ni President Erap dati. Meron na rin akong ginawa noon na yung kamukha ni Batista na Morion. Gusto nila yung may mga kamukha na mga panahisigat na respect. Ay, nakilala ko po yung aking misis ngayon na si Mena. Nagpagawa yung kanyang ibigan ng imahe ng Milagrosa. Palibasa ay madalang pa kasi ang mga customer ko noon eh. Kaya yung kanyang pinagawa na Milagrosa noon, natapos ko agad, nagkausap kami noon, ay parang napapalapit pa yung loob ko sa kanya. Hindi ko na siningil yung tira dahil siya po ay yung naging katipan ko na po noon siya. Hindi ko po alam na siya yung pong mga magulang niya ay pinagkasundo na doon sa yung nanliligaw sa kanya. Kaya po nung siya pinilit niya na rin po siyang nagpakasal po kami noon sa sa West. Hindi niya alam nung mga magulang nila. Nag-secret marriage po kami noon eh. Sobrang sama ng loob ng kanyang mga magulang noon sa amin. Noon po ako kinabahan dahil kala ko po baka ako iatagayin. Tapos noong sumunod na mga panahon, nagpa-intay po ulit kami ng mga isang taon, nagpakasal na po kami sa pare noon. Hindi man po pumunta doon yung mga magulang niya sa kasal namin. Sa Marinduque, ang aming pananampalatay sa Diyos ay marugdo. Ang istorya ng Morion, isang panata, isang sakripisyo. Simula Lunes Santo, ang mga may panata na mag-Morion ay lilibot sa init o ulanman, magpapawis o magpapagod para matupad nila yung kanilang kahilingan at mga panata sa buhay. Sa Linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay sinasagawa ang tradisyonal na pugutan. Ipunin man yung lahat ng kayamanan sa daigdig nito ay hindi pa rin sapat upang ipagbalik ko aking paniniwala sa Diyos. Ang buong buhay ko ipagkakaloob ko sa Kanya. Si San Longinos ay isang sundalong Romano
Nang ulusin na sibat ni Longhino ang tagiliran ni Kristo Jesus, tinalamsikan ng kanyang matambulag ng dugo at siyang ikinamulat nito na mula sa kanyang dating pananampalataya ay naging isang Kristiyano. At ito ang dahilan kung bakit siya tinugis. Dadalin ito doon sa entablado kung saan siya ay pupugutan. Pagdating ng alas 12 ng tanghali, sasabihin na ni Longhino yung kanyang huling panalangin bago siya pugutan ng ulo. Si Longhino, yung kanyang pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano ang nagpaigting ng paghanga sa kanya. Kaya siguro yan ay patuloy at patuloy. Ang aking pong customer noon, si Governor Camisita Reyes noon, siyang nagpapagawa sa akin noon ng mga imahin. Diba sa mga gamit po ng simbahan, ako pong gumagawa noon. Kaya po pag nakikita nila yung kwan, tinatanong nila kung sino may gawa. Kaya po sila ay na gusto na rin magpagawa sa akin pag na mayroon silang gustong ipagawa. Moriones nung una, malalaki ang maskara nila, no? Abot hanggang balikat. Nitong bandang huli na, meron ng mga maliliit na maskara na sukat mismo sa kanilang mga mukha. At yun ang nanatili ngayon na sukat na mga maskara ng Morion. Ako lang pong gumagawa dito ng mga santo at saka among mga Morion. Kasi po yung mga gumagawa dito ng Morion, ay Morion lang yung ginagawa nila. Anong pong 2016, pumunta po dito yung aming yung pong kaibigan kong pare. Sabi niya, mayroon daw gustong ipagawa yung rector doon na si Father Juju Gondo sa saray ng Padre Pio sa Batangas. Kada piraso po ang bawat ang usapan namin doon. Iyong paglagay ng pintura, namimili din ang mga magsusuot nito kung anong kolor ang kanilang gusto. Sundo-sundo sila kung sino maukit at sino mapintura. Eh yung iba, o yung marami, doon kay Sir Buddy, dahil yun ang tanyag at kilala na nagumagawa nito. Dati nung umpisahan sa pagpintura, ay hindi ako marunong magtimpla ng pintura. Hindi, yung ginagawa ko, bumibili ako ng maraming pintura. Tapos timpla ako ng timpla. Kahit na anong kulay, tapos pinaghalo-halo ko yung kulay. Kukuha tayo ng balahibo dito sa buntot ni Tander. Tapos siya ang gagawin natin pilik. Kasi yung balahibo ng aso, magandang gawin siyang pilik at matitilos yung dulo. Di ba, Tander? Wala ako ng balahibo sa iyong buntot, ha? Salamat, ha? Salamat. Salamat, Tander Bowl. Punta kami sa, sa buha. Bibigyan nila ako ng, ng award. Mas masaya naman po tayo. Yung aking kinagirangan ay nagkaroon. nagkaroon ng bunga. Yun po nga yung pinapangarap ko dito na magturo dito sa mupong ng mga gustong mag-aral ng pag-ukit. Kung talaga sila mga interesado ay pwede ko naman silang turuan dahil medyo may edad na rin po ako. Gusto kong ilipat sa kanila kung gusto nila. Basta ang importante, huwag lang mawala dito sa mugpog yung original na gumagawa ng Morion. Diba akong natutuwa at ako po ay isa sa mga nabigyan ng karangalan ng aming lalawigan. Kasi po yung mga kasabayan ko po doon sa binigyan na yun ay puro po mga matataas na tao. Meron po doon senador, mga dating general. Ako lang po ang maliit ang doon eh, kontribusyon. Yung akin po namang paggawa ng Morion ay hindi katulad po ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan sa gobyerno na mayroon siyang mayroon siyang retirement. Sa akin po wala, habang kaya ko pong gumawa, gagawa po ako ng Morion.
Kaya tuloy-tuloy lang po hanggang kayang humawak ng pait, kayang bumuhat ng maso, kayang magpintura na hindi nakilig ang kamay. Walang tigil.